mo rin na kaya sa'yo sinasabi to kasi matagal ka na nagbibingi-bingian, nagbubulag-bulagan. Sa tunay na nangyari sa buhay mo kasi bakit? Si sarili mo na lang iniisip mo eh. At kung ikaw may edad ka na at feeling mo, di ba, you're too old to start a business, hindi. Kasi bakit? Mas kailangan mo magmadali. Kasi bakit? Dalawa lang ang pupuntahan mo. Isang pag-aagaw-agawan ka o pagpapasapasahan ka kasi wala kang pera. So yung 14,998, hindi pa po nakakapaglabas ng kahit anumang bagay. Pero ang sabi ko sa'yo, hindi po ako umaasa sa ibang tao para magbayad ng bills namin. Lahat po galing po sa Unified Products and Services. Ganyo po itong tao na to. Okay lang po ba? Ready na po ba lahat? Sino po yung gutom na? Ayan, okay lang yan. Lilipas din yan. Tama? So kung ako po pinakinggan nyo, mas pakinggan nyo po itong tao na to. Kasi kung ano po yung resulta ko, grabe, mas resultado po itong tao na to. Kapag ang tao po ba resultado, papakinggan? Papakinggan. Higit sa lahat, ito po, ito pong tao na to, leader ng mga leader, kumikita na po. Actually, wag nyo nang itanong. Kasi okay lang po ba? Ito kumikita po ng 5 to 6 digits per month. Imagine niyo po yun. Ngayon, ang tanong, magkano talagang kinikita nitong tao na to? Higit sa lahat po, overall top earner ng buong Unified. Kaya alam niyo po kung malupit na ito, may malaking grupo, leader na po, and at the same time, bonus, alam mo kung bakit? Alam mo kung bakit? Ito po, maganda. Ito po, kung ako po sexy, mas sexy po itong tao na to. Okay lang po ba sa mga lalaki, hawakan mo yung dapat mong hawakan? Kasi baka mamaya lumipad yan. Baka may lumipad yan. Okay lang po ba, i-welcome po natin. Kung ako po, binigyan nyo po ng heartwarming, ano nga yun? Heartwarming. Ayan, basta binonggang-bongga nyo po yung pag-ano sa akin. So yan po, okay lang po ba, mas bonggang-bongga po yung pagtanggap natin sa kanya? Okay lang po ba para sa tao na isang milyon? 2 million! 3 million! At milyon-milyon palakpak para kay Mary Jane Bautista! Sa diskuhan, mali po ata ako ng pinuntahan. Parang kailangan kong tanggalin yung coat. Charot. Ayan, grabe. Okay, lumapulak po ako na muna natin si Ma'am Hep. Grabe, sabi niya, idol niya daw ako. Actually, siya yung idol ko. Grabe talaga. Imagine mo, saan ka nakakita babae nagdadrive ng kutsi? No? Ang tanong, ay, sabi nila, kutsi. Siyempre, ganun talaga. Pag ni-normal natin, kotse. Di ba walang impact? Ayan, no? Grabe. Tapos nagulat kayo, sabi niya, sexy. Maganda raw, no? Parang nadismaya ka ngayon. Ayan, tapos sabi niya, kapitan mo raw yung kakapitan mo, hawakan mo raw. Huwag kayong mag-alala, parehas naman tayong lalaki nung araw po kasi lalaki ako. Oo, bagong transplant. Ayan, joke lang. Ayan, grabe. Good morning! Ayun, so pinapataas lang natin yung enerhiya kasi parang giniginaw na yung mata. No, baliktad. Mata pala yung giniginaw. Kasi parang kanina, hindi na nga ako sumilip kasi parang feeling ko, akala ko tumitirik yung mata kapag yung pala pag may nagsasalita din. No, tirik na yung mata. Tingnan nyo nga yung katabi nyo, dali. Tingnan nyo. Hala, ba't di ka tumitingin? Wala kasing katabi. Kaya walang tinignan. No, anyway, grabe. So, happy Valentine's Day sa lahat po ng mga single. Yan, oy, kinilig sila.
Oo, wala silang jowa. Yan, yun na. At syempre, dun sa mga ano, wala lang kasama. Diba? Kasi sabi nila, pagka February 14 daw, hindi daw traffic. No? Tapos, ang daming kalat sa kalsada. No? Ang daming chocolate, ang daming flowers. Tapos, ang daming pa-bear. Tapos, after nito, mag-aaway lang naman. Oo, oh, diba? Ang daming nag-react. Siguro hindi nabigyan din ng flowers. Diba? Okay lang yan. Diba? Pwede mo naman daw bilan yung sarili mo. Sabi ni, ano nga, sino yung kumanta na, I can buy my own flowers. Diba, no? Ayun, so anyway, hindi naman kasi yung pang February 14, pang single lang. Pwede din daw sa may, ayun, hinimatay na yung lamesa. Anyway, ayan. So, magpapakilala na ako. Ang haba na ng adlib ko eh. Ayan, magandang-magandang tanghali, hapon, gabi na. No, saan mang sulo ka ng mundo, good more earnings po sa lahat. Tama po lahat ng sinabi ni Ma'am Hep na naka-flashlight ako. Ba't ganun? Jane Bautista from Dasmariñas, Cavite. Shout out sa mga taga-Dasma. Meron ba dito taga-Dasma? Hindi ko masyado itataas kasi baka tumaas yung damit. Ayan, meron ba dito taga-Cavite? Cavite. Meron. Hello, ma'am. Ayan, di ba? Malapit lang. O, may taga malayo pa, maliban sa Cavite, Laguna! Ayun. Ay, meron. Hello, mga kapitbahay. Ayun, meron pa ang taga malayo. Ano ba yung siha? Ayun, di ba? Layo, no? Tapos, sino yung mga taga Quezon City? Taas ang paa! Hala, ba't di tumaas yung iba? San taga-san kayo? Rizal, merong taga-Rizal. Ayun, kaya pala, actually, sila-sila, tayo-tayo lang talaga nandito, di ba? Oo, kayo-kayo talaga yung nakikita ko. Pero meron taga malayo talaga andun, no? Bagong uwi. Foreigner. Oo, sa sariling bayan. Ayan. Shout out po sa pa-uwi na daw ng Australia. Shout out. Ayan. Alam niya na busy lang siya. Ayan, no? Anyway, tawag dito. Tama po yung sinabi ni Ma'am Hep. Isa po ang empleyado. 9 years sa isang manufacturing company. At hindi ko po alam kung nabanggit po niya na may anak na po ako. Ayan, di ba? Isa, mag-5 years old na po yun. At syempre, isa po yung asawa. Huwag kang magtanong kung nasaan. Syempre, iniwan ko sa bahay. Sabi ko, matulog na at maligo pagkatapos, saka na lang, di ba? Oo. Kapag kasi pag negosyante ka, tumatawa yung minor di edad pala. Sorry, ha? X-rated. Ayan, kapag negosyante ka, si press nga nandito, tapos ikaw wala. Ay, may ganun, no? May pang, ano, may pang, Bait mo, Jane. Ayan. Ayan. So anyway, tawag dito. Ayun, yun na nga. Empleyado. And sa mga nandito na meron ng sariling pamilya, yung parang iniisip mo ngayon, bakit si Ma'am Jane nandito sa Unified? So kagaya na sinabi ko, si Press nga nandito, bakit ako hindi pupunta? Diba? And pag negosyante ka, sabi nga kanina ng speaker, no, pwede mo naman gawing araw-araw yung Valentine's Day. Diba? Kasi pag negosyante ka, everyday is special. Tama? No, so yun siya. Kaya saka na lang po yung Valentine's, 14 lang naman yung iba nga. Pagkatapos ng 13, 15, agad eh. Inaantay yung sahod. Ayun, no. So ayun, so dahil empleyado po ako, yan, sobrang sipag. Pakaway naman ng mga empleyado na hindi pa nagre-resign. O anong araw? Holiday ba ngayon? Declared ba yun? Hindi, di ba? Normal? Diba? Tapos wala sila dito, normal pala yung araw. Ayan. So, yun. Nawala sa sarili. Pakihanap. Ayan. Ano ang tawag dito? So, ayun na nga po, empleyado, no? So, sa mga empleyado na hindi pa rin nawawala ng pag-asa, nawawala ng pag-asa, ito na yung chance, diba? Na napakinggan po ninyo ngayong gabi. So, actually, paano ba ako napunta sa ganitong klaseng business? So, isa rin po ako sa mga na-offera ng business, hindi yung saktong araw na kung kailan ako nag-join. Ayan, so, na-offera na ako ng business, 2015. No? Meron ba dito mga mas nauna pang na-operan sa akin? Wala na. So, ako lang talaga. Ayan, 2015, single pa po ako that time. So, kung ikaw, nakita mo yung business, nagandahan ka naman, pero ang sabi mo, hindi pa ako ready. I'm okay. Wow. Linya ko rin yun eh. Kaya alam ko, no? So, yun, actually, nung time na yun, dahil nga po single pa, hindi ko pa po talaga sadyang ginusto. Sabi nga nila, no, kapag may priority ka pa, hindi mo na papasukin ng isang bagay, lalo na kung feeling mo, stress ka na, toxic ka na sa work mo.
No, so sabi mo parang ayoko na lang palang magano mag ayun yung para sa akin. Ayoko muna mag-start ng isang bagay kung alam kong hindi ako makaka-focus. Ikaw rin ba 'yan? 'Di ba? So nung time na 'yon, 2015, lumipas po ang dalawa, halos tatlong taon. 2018, nagbago ang ihip ng hangin. Bakit? Yun, buti na lang may audience impact, no? Okay, so si Jane po nagkaroon ng sariling pamilya. Yung masipag na single, mas masipag ba pag may pamilya? Yes! Yes, kasi bakit? May dinamay kang buhay. Malamang, di ba? So sabi ko na sa sarili ko, okay, mas gagalingan ko sa pagtatrabaho. Pero normal pala, no, na kapag ka ikaw, sobrang sipag mo sa pagtatrabaho, yung tipong sabi nga, ikaw yung asset ng kumpanya. Akala mo ikaw yung may-ari, yung galit na galit ka kapag di nagtatrabaho ng marangal yung kapwa mo, no? Akala mo ikaw nagpapasahod? Ba't ko alam? Gawain ko yun eh. Di ba? Kaya nga naging asset, di ba? So sa mga tuwid po, si Jane po, no, gumising na isang araw na sabi ko, ba't parang ayoko na? Ba't parang pagod na ako? Bakit parang ganun din naman yung nangyayari? Siyam na taon na ang lumipas, wala pa rin pagbabago. Diba? Hanggang sa ang sabi ko, ba't ganun? Nung mga panahon na kailangan nila ako, andyan sila, si boss. Pero nung time na nagpapaalam na ako, kailangan kong ipa-check up yung anak ko, kailangan kong di mag-OT kasi walang magbabantay, bakit hindi nila ako pagbigyan? Diba? Sa makatuwid po, yung mga, di ko naman sinasabi, baka meron ditong boss, ha? Pikit ka muna, sabay takup, taklob ng tenga. Ayan, o. Nakapag kailangan nila tayo, okay tayo. Diba? Pero pag sa pangapanahon na hindi na nila, di na natin nagagampanan yung trabaho natin, which is yun naman talaga yung task natin, hindi na tayo, hindi na nila tayo gusto. So sa mga tuwid po, sabi ko noon, magre-resign na lang ako kasi pag papipiliin nila ako, alam ko yung pipiliin ko at yun po yung anak ko. So in short, 2018, nung meron akong baby, okay, di ba pag merong ano, pag meron po tayong nanganak, ayan, so tips, maghanap ka na ng buntis. Magbilang ka na ng buwan ngayon, November labas nun. Ayan, kinumpyut ko na. Ayan. Di ba? So si Jane po, nung nabuntis, nagkaroon ng maternity benefits. Siyempre, pag may pera, alam mo na mapupuntahan yan, dalawa lang, isa sa mall, at isa rin sa, tatlo pala, isa sa mall, isa sa pambayad, isang magne-negosyo. So si Jane po, mas pinili po yung huli. Sabi ko, magne-negosyo ko kasi gusto ko pagdating ng araw, yung pera na inilabas kasabay ni baby, mapapakinabangan niya habang siya'y lumalaki. Di ba dapat wais ka? Tama ba? So alam niyo na yung gagawin, ha? Maghanap na ng buntis. Yung mga nganak at nakapag-file na ng SSS benefits. Okay, so si Jane po, anong nangyari? Pagka-receive ko po nung pera, ang sabi ko, try ko kayong pakinggan yung business. Actually, ako po ay isa sa mga na-flyers. Okay, lang mapalakpakan naman natin yung nag-offer sa akin ng business. Grabe. Si Ma'am Ruth Santos lang naman. Diba? Siya lang naman. Si Ma'am Ruth. Actually, siya po is workmate ko, hindi iba sa akin. No? Ako yung boss niya. Yung masungit na boss niya. Oo. No, so, nung time na yon hindi ko tinanggap. Okay, pero sabi ko, siya yung babalikan ko once na gustuhin ko na yung pagne-negosyo. So sa makatuwid, kakakulit niya po sa akin, kakabati niya po sa akin, at kaka-message niya sa akin, grabe, sa panliligaw talaga namang meron kang sasagutin. Tama ba? Ayun, so dahil sa kakulitan po ni Ma'am Ruth, siya rin po yung binalikan ko. Nag-message ako sa kanya, sabi ko sa kanya, hello Ma'am Ruth, okay lang ba? Explain mo sa akin yung business, titingnan ko. Ibig sabihin, wala po akong alam sa negosyo, kundi yung nakasulat sa flyer na malamang, yun yung nadinig mo kanina. Wala kong alam. Hindi ko alam kung anong klaseng negosyo siya. Ang alam ko, mahal siya. Bakit? Kasi po, kagaya na sinasabi ni Ma'am Hep na dinig ko kanina, siya po ay sanglatira. Ako po hindi. Tagaupa lang. Tanong mo yung ilan naging bahay namin? 11. Di ba? O pag tinanong mo ako, sinong kapitbahay ko? Marami. Kasi nga 11 yung naging bahay namin eh. Sa sobrang dami. So ibig sabihin, may idea ako sa pagrerenta.
Yung pagrerenta pa lang, alam kong mahal, what more pa, mag-franchise ako. So nag-conclude na ako sa isip ko na ay mahal tong business na to. And nagulat po ako nung sinabi niya sa akin kung magkano yung business, grabe, 14,998 pala. Grabe, di ba? No. Okay? Para sa isang empleyado na katulad ko, tatlong sahod ko na po yun. Ang laki ng rate kasi namin sa Cavite. Di ba? Nakaka-relate yung mga ang ganda ng suot, pero hindi naman po maganda yung nasa bulsa. Okay lang yun, at least umaura ka naman. Di ba? Pero yung kung makakabuhay ba ng pamilya, pang single nga ka po, what more pa yung magkaroon ng pamilya. So sabi ko noon, start ko yung business, gamitin ko yung pera. Pagka-receive ko po nung maternity ko, nagkita kami ni Ma'am Ruth, in-explain niya yung business sa akin, at nung panahon na yon bit-bit ko na yung pera. Oo, wala na siyang choice, sinabi niya sa akin yung presyo. Okay? Pero dala ko na yung 15,000 pesos, year 2018. So in short, di siya tumaas ha. Oo, pero dumami yung negosyo, yun yung malupit, di ba? Imaginin mo, saan ka nakakita ng negosyo, upgrade ng upgrade, pero yung bayad, same pa din. Diba? Kaya huwag kang papayag kasi pataas na raw. Kasi nandiyan ka na eh. Okay? So yung 14,998 na yan, okay? Pikit mata po. Ang sabi ko, first time ko maglalabas ng ganoong puhunan. First time ko magne-negosyo. Wala akong alam sa business. Wala po akong idea, anong klaseng negosyo yung papasukin ko. At ako po ay hindi takot. Kundi takot na takot dahil takot po akong malugi. Tama ba? Okay, kasi bakit? Wala nga akong alam eh. Okay, pero alam mo ba kung ano yung nakita ko? 3 years nga niya ako niligawan, what more pa yung ako ay nag-pay-in. Diba? Okay, so in short, si Ma'am Ruth po, binanggit niya po sa akin na tuturuan niya ako. And I trust her words. Bakit? Madali lang po yun, papabarangay ko siya. Kasi magkapares na kami ng subdivision, no? At magkakilala yung tatay namin. So, malaking bagay po yun, no? Kaya kung ikaw, kakilala mo yung nag-offer sa'yo ng business, nako, pasalamatan mo yan. Kasi malamang sinako ka pa niya para makapunta dito. At yung nasa Zoom, di ba? No, pinilit ka pa. Nasendan, baka nakailang miss call pa yan. Diba? Mag-thank you ka kasi masakit na yung ulo mo, saan kukuha ng pang-franchise? Diba? Pero grabe, positive problem yon kasi wala kang choice kundi yung choice mo ngayon kung hindi mo to nadinig. Tama? Okay? So, nung time na yon na in-explain niya sa akin, okay, ang alam ko lang na negosyong naiintindihan ko, yung sinabi ni Ma'am kanina, na pag di mo naintindihan, loading ka, yun lang. Loading lang alam ko. Promise, kasi kahit di naman po ako kahit hindi po ako nagte-text at natawag, may load po ako lagi. Hindi ko po alam kung bakit. Display lang po ata yun. Di ba, kailangan sa trabaho para meron akong sagot agad. Pero ano yung ibig sabihin, kung meron mga katulad kong tao na hindi nga ginagamit ay naglo-load, what more pa yung gumagamit? Sabihin, marami po ako magiging kliyente. Kahit maliit yung pwede kong kitain doon, pero continue siya, pwede. Tama ba? Kasi yung ticketing, wala naman po akong pupuntahan na mayroong airplane. Ang hirap naman, pupunta ako sa Quezon Province para tatalo na ako. Ganun. Diba? Kasi sa Legazpi meron, diba? Pero sabi ko, hindi, kahit doon lang ako sa loading, pwede na. And ang sabi ko noon, kahit di ko gaanong naintindihan, dapat pagtayo ko sa kinaupuan ko nung moment na nagkita kami, dapat masimulan ko yung business kahit anong mangyari. Kasi mauubos din yung pera at hindi ko alam kung saan mapunta yon pag di ko pa sinimulan. Okay? So sa makatuwid po, kahit wala akong naintindihan, yan, nag-join ako. Diba? Kasi bakit? Matututunan mo rin naman siya eh. Kasi una, naglabas akong puhunan, natural lang araling ko. Okay? So in short, nung time na yon, nang ine-explain ni Ma'am Ruth, grabe, ano ba yung isa, yung sumakit yung ulo mo, tapos sabi mo, ala, may scam pala dito, may pyramid pala dito, may networking pala. Ano ba yan? Di mo lang sinabi. Diba? Tapos sabi mo, peperahan lang ako nito. May pera ka ba? Wala kang pang-franchise, perahan pa? Diba? O questionin mo yung sarili mo. Sagutin mo na din. Diba? Ibig sabihin, kaya kanya sinama dito kasi alam niya na kailangan mo ng tulong. Actually, yun yung naintindihan ko.
habang inaaral ko yung business. No. So, nung time na yun, August 16, 2018, kahit wala ko naintindihan, nag-join po ako. Agad po ako nagbayad at di na nagpatumpik-tumpik. At kinabukasan, ginamit ko na, yes, pumasok ang load. Diba? At pumapalakpa ka dapat. Kasi load yun. Diba? Imaginin mo nga yung iba nga 10 piso nagwawala eh. Diba? So dapat success yun para sa akin. Kasi bakit yun lang yung alam ko eh. Okay? So in short, nagamit ko na din yung iba. Pero yun lang kasi yung pinakamasayang part doon. Na hindi pa umiikot-ikot-ikot pa lang siya. Diba? Parang si Sarah Heronimo, ikot-ikot-ikot. Pero nandun na yung load. Di pa nakasukli. Diba? Ang galing. Ganong kalupit yung business. Imagine, bit-bit mo kahit saan. Tapos may negosyo ka. Tapos pag tinanong ka, asan business mo? Asan dala mo? Wala. Asan nga? Eto, social. Kahit anong i-aura mo dyan, pwedeng-pwede. Yun yung malupit, no? So actually, yung 14,998, baka sabihin mo, baka naman meron ditong mga mayayaman. Diba? Barya lang sa inyo to, pambili nyo lang ng isang cellphone, di pa nga yung kagandahan, diba? No, kasi meron dito, iPhone, wala namang A-phone. No, napunta na sa cellphone. Diba? Pang ano lang, pang pag magpipicture. Bakit nga ba ganun? Magpipicture, tapos likod ng Apple na kinagat. Yung ano ba't pinipicturean yung mukha niyo yung cellphone? Diba? Ano? Eh, pero walang problema. Cellphone nyo naman yan eh. Okay, ano yung point? Ma'am, kung nakikita mo itong business na to, pwede makatulong sa'yo. O sige na, hindi sa'yo. Pwede makatulong dun sa kakilala mo kasi baka okay ka na. Kasi dalawang klase yung pwedeng sumali dito, hindi lang po mga dukhaing katulad namin. Ha, pwede din po ito sa mga mayayaman na gustong tumulong sa ibang tao. Hindi po ito para lang sa mga mahihirap na gustong makamit yung gusto, kundi yung mga tao din na gustong mag-share. Kasi sharing is caring, sabi nga, di ba? No? So, two-way yan kung alin gusto mo dyang gagawin. Pero alam mo po ba, nung naintindihan ko yung business, syempre nag-training po ako. Kagaya na sinasabi ko, wala akong idea doon sa business na pinasok ko. Pero pagka talagang na ginusto mo, tama, decision kasi siya. Okay, pag ginusto mo na aralin to, trabahuhin to, ikaw yung lahat ng mag-iisip niyan. Kasi i-input naman siya sa'yo eh. Diba? Ibibigay sa'yo lahat ng kailangan matutunan, pero kung sarado yung utak mo sa ibibigay sa'yo, wala rin yan. Okay? So in short, kailangan mo na dalawa kayo. Pag yung tao na yan, nakatabi mo, na nag-offer sa'yo ng business, ay gusto kang tulungan. Dapat mas gustuhin mong tulungan ang iyong sarili kasi mahirap naman po na ang may gusto lang, yung nagpipilit. Diba? Parang ang sakit naman, parang kayo. Isa lang yung nagmamahal. Ayun, sabi ko na nga ba, pag may reaction talaga, pang love life lang tayo eh. Okay, so yun na. So, tukad na lang story short, si Jane nag-aral din. Okay, bago pa mag-pandemic, nandito na po ako, pero grabe, ang dali ngayon mag-training, grabe, no? Palakpakan naman natin Unified Products and Services. Pinadadali po niyang lahat at binibigay ng lahat para lang po kikita tayo, no? Before talaga, as in, on, ano pa talaga, pupuntahan namin tong opisina para lang mag-training and take note. Kagaya na nabanggit ko, may baby po ako at bit-bit ko po siya. Okay, from Cavite. Hindi po ako nakasasakyan kasi wala pa po akong sasakyan. Bit-bit ko po ang 15 kilos na baby plus 5 kilos sa likod, paki-add, 20 kilos. Bakit? Mabigat sa likod. Tubig yun. Wala kasi kung gatas. Huwag kang tumingin. Okay? Kasi bakit? Ay ba, wala kang pakialam. Kung magbibigat, magbubuhat ako ng mabigat. Ang importante, yung perang nilabas ko doon, kahit magkano pa yon, buhay ng anak ko nakasalalay doon dahil para sa kanya yun. Diba? So kung ikaw na nandiyan nakikinig ka ngayon, nagte-training ka na nga ba? Okay, at sa mga magsisimula pa lang, I challenge you. Manood ka ng training online at offline kasi mas marami kang matututunan, lalo na dito. Diba? So hindi pwedeng nilabas mo lang ang puna tapos wala kang gagawin. Paano tayo yaman? Yaman lang. Pero yung pangarap na sinulat ni ma'am dito na nabura na, diba? Parang yun yung mangyayari sa'yo, nabura na din. Diba? Kaya dapat i-work out natin. Okay, so ano pa? Grabe talaga. So ayun na, okay, nagkaroon ng pandemic hanggang sa doon ko po naintindihan na kailangan ko nang humataw bago mag-pandemic. Imagine, late ko na naintindihan. Yan. Okay lang yun, it's never too late than never. Okay, so 2020, doon ko po naintindihan yung networking. Late na, no? Grabe talaga. Oo, doon ko naintindihan. Ay, may meron palang kita. Totoo pala. Grabe, no? Tas malupit, nag-pandemic, nagsarado ang lahat. Wala na.
close na, malungkot na sila. Joke. Ang saya nyo kaya, kasi para kayong ano, okay, araw-araw, ano kakainin natin? Panood ka ng panood sa kung ano-ano, no? Hanggang sa sumipa po yung pinaka-importanting bagay na nangyari po sa akin. Alam mo ano? Mahiyain po ako. Sino ba yung mahiyain? Taas ang kamay. Huwag kang mahiya. O, nahiyain niya, di ba? Paano magtaas? Ayan. Kasi bakit? Mahirap po para sa akin ang magpakita ng ganito. Oo, totoo yun. Yung tatayo sa harapan, magsasalita sa hindi ko kakilala, tigit sa lahat. Yung magkukwento ng buhay ko sa mga hindi ko kaano-ano. Diba? Pero ano yung meron? Nung nag-offline po, nakatago naman po ako. Online pala, sorry. Diba? Pandemic, nandun po sa camera lang, nag-practice po kasi bakit? Wala akong choice. Pag hindi po ko po winwork out yung business ko, ay magiging katulad din po ako ng iba. Pipila po talaga sa ayuda ng pamahalaan. Tama ba? So in short, nung pandemic, kumapal ang mukha sa pagkasabay ng pagkapal ng bulsa. Okay lang ba? Diba? Yun yung malupet, no? So huwag mong ismulin yung mga kakilala mong mahiyain. Kasi sa harapan at sa likuran ng kamera, kumakapal yan, lalo na mapag matindi ang pangangailang ng pinansyal. Diba? So kasi bakit? Hindi pwedeng gigising ka na lang, tapos magpe-pray ka. Pray lang, walang work. Diba? So sasabayan mo talaga siya ng hataw. Diba? So sa nagsisimula dyan, naku, napakadali na po ito. Naku ma, mas malaki pa dyan yung anak ko, promise. Botsog po yun. Para, ano lang siya nun? 8 months lang siya nang binibit-bit ko. No? Sa laki niya po. O, yun nakita niyo po sa video kanina, maliit pa po siya dun sa lagay na yun. Okay, so yun ang ibig ko sabihin, ma'am, dito po sa business natin, ano yung maalwan, online pwede mo siyang trabahuin, offline pwede din. So, convenient para sa ating lahat at yung sinasabi na sharing ng business, okay lang ba? Mahihain si Jane pero nagkaroon ng mga business partner na hindi ko kakilala. Oo, yung mga kilala ko di ko sinalihan. Alam mo bakit? Di ba ayaw mo ng networking? Yun yung sinabi ko sa kanila, ayaw ko ng networking. Ayun, so yun nag-intact sa utak nila na ayaw ko ng networking, kaya walang sumali sa akin. Ayan, di ba? Karma is real. Okay, pero yun na. Pero nung nagsisimula lang po ako noon. Tapos ngayon, syempre, okay na sila. Naintindihan na nila yung pinasok ko, no? Pero grabe, paunti-unti, nagkaroon po ako ng mga business partners, di ba? Mga OFW, grabe! Actually, nandito yung isa, palakpakan naman natin si Mama Maribel Betriolo. Ayan, isa sa mga napauwi po from Hong Kong, di ba? 8 months na winworkout yung business, tapos sabi ko, uwi ka na. Sige po. Charot, di ba? Siyempre, pinlano yun. Okay, so para makauwi siya. And hindi lang po siya yan, marami pa po tayong mga business partner na nandun mostly sa Norte. Eh, di ba, taga-South ako? Grabe po talaga, lapit eh. Yung mga bagay na hindi mo alam, yun yung binibigay sa imaginein mo, no? Sa business na to, nung pumunta ako dito, di ako marunong mag-travel. Tapos binigay sa akin mga business partner taga malayo, no? Yung tipong magbubonamin ka pag magano ka, pag magta-travel ka. Diba? So yun, doon ko po yung experience dito na matutunan ko at gustuhin kong ano, aralin talaga pati pagta-travel. Diba? So ayun po, so andyan din po yung mga business partner natin. Siguro nag-iisip ka, kailangan ba bata lang? Hindi, ayun po, si Ma'am Hilda Montanes, 51 years old from Laguna. Nandito po, dumayo pa para lang makinig ng business. No? So marami na rin po yan siya business partner. Palakpakan. Ayan. Para di kayo makatulog, pampagising lang yung palakpak. Ayan, and syempre, yung mga bago pa nating business partner from Laguna din ay yung mag-asawa po. Na empleyado for 15 years, so malapit na daw pong cut-open. Ayan, di ba? Sila Sir, Mr. and Mrs. Arboleda. Ayan, di ba? So, and syempre, sa Zoom natin, marami. Ang hirap naman po kasi puro taga-Norte sila. Sila lang po yung taga-South. Ayan. Tapos may team building po kami, kaya po may nauna na dito, bukas pa po yung iba. Di ba? Pero ano yung meron? Ma'am, yung kwento ko, pass forward na yun. Pero yung kailangan mong desisyong gagawin ngayon, kailan ka ba magsisimula? Kasi kung titingnan mo, yung nag-invite sa'yo kung kailan siya magkakaresulta, malamang sa malamang, parehas tayo ng magiging sitwasyon. Kasi si Ma'am Ruth, tiningnan ko pa kung totoong kikita, ayun tuloy, nagkakotse na bago pa ako sumali. So anong mararamdaman mo? Dalawa lang yan. Pag di ka sumali, left behind ka. Di ba? Pangalawa,
mai-inspired ka sa kanya tulad nung nangyari sa akin. So pamili ka, sasabay ka ba? O mag-aantay ka sa resulta na hindi ko alam kung makapag-antay ka nga ba? Yan, di ba? Oo, bahala ka dyan, maingit ka dyan. Char, yan. Oo, yun talaga yung sinasabi ko sa sarili ko, di ba? Okay, so yun siya, no, desisyonan mo na simulan po agad itong business na to kasi alam mo, yung tao na nag-invite sa'yo dito, naghahanap yan ng mga taong pwedeng tutulungan kasi nagbibuild yan ng organization. Yung sinasabi ni Ma'am Heart kanina, na residual income, kailangan maraming tao sa organization. Imagine mo, tutulungan kanyang i-build yung organization mo na 3 to 5 years from now, grabe, yung 100,000 na sinasabi ni Ma'am Heart kanina, pwedeng-pwede mo nating ma-experience. So wag kang mag-antay na naka-100K muna yung nag-invite sa'yo bago ka sumali sa halip na tinulungan kanya. Diba? So yun yung masarap dito. Yun po yung nakakatuwa kasi hindi mo mag-isang i-work out yung business. Ang dami po naming nabalitaan kasi wala naman po akong ibang nasalihan. Ito lang. Diba? Sabi nila, pagka sure ka ba, natutulungan mo kami. Ditingnan nyo na lang ho, pag sumali kayo. Diba? Kasi marami po tayong mga hindi ko napapangalanan. Alam mo naman yan kasi nanggaling ka dun. Diba? Na once na nakapagbayad na, bye-bye. Mag-aral ka, may YouTube, punta ka sa office. Wala na mag-ano sa'yo, magturo sa'yo. Pero dito, alam mo po ba, minsan nga kahit hindi na lang tungkol sa negosyo eh. Kasi bakit? We treat each other as family. Hindi kami magkaka-business partner lang. Imagine mo, ako po yung pinakabata sa amin, pero anak ko po silang lahat, di ba? Di ba? So imagine mo yon. And cargo ko po yung mga taong, ginulo ko yung buhay. Tahimik daw ko, no? Diba? Pero ginulo mo yung buhay. Bakit? Gusto nating i-align sa mas magandang sistema at nandito ka na sa Unified Products and Services. Okay? So kaya kailangan, kung ikaw nandyan ka na nakikinig ka, okay, nalilitin ka sa 14,998 as your upline. Ano ba yung multiple account? Kasi kung sa seryosohin mo to, grabe, maliit talaga yung 14,998. Di yan pang negosyo. Baka bitawan mo basta-basta. Okay, work out mo siya, i-multiple mo para mamamaximize mo rin kung anong klaseng kitaan yung isang effort. Kung ilang account ka, yun yung madodoble. Okay, so yun ha, residual income yung nag-aabang doon para sa inyo. Kasi wala po naman nag-top earner na isang account lang. Ha, wala rin pong kumita dito, yung 90,000 na yun, isang account yun. Pero hindi lang isang account yung meron kay Ma'am Christina. Diba? Hindi lang isa si Ma'am, sila upliner, sila up chimmy, hindi lang po yan tigigisa. Kasi bakit? I-workout mo naman. Ibig sabihin, di ka naniniwala, kaya isa lang. Diba? So, yun siya ha. So, ito ay konting tips lang para sa mga may account na. Doon sa mga nag-iisip pa lang, minsan kasi sasabihin nila, eh, ba't kasi hindi mo sinabi, meron palang multiple account doon sa kasalanan ko pa. O, at least may nagbanggit ha. Diba? Kasi yung iba, alam naman nila, maliit yung negosyo for 14,998. So you can share it na yung pangmalakihan kasi open naman tayo sa multiple accounts. Okay? So yun siya, no? Kasi para sa akin, nung nagsimula ako dito, nakita ko siya as hindi siya simple. Kasi bakit kagaya ng sinasabi ko, yung 14,998, tatlong sahod ko na po yun. Hindi po madaling magbitaw ng ganun. Kaya ang sabi ko, kahit isa palang account ko nung mga panahon na yun, aaralin ko siya kahit hirap na hirap po ako. Kasi bakit? Negosyo ko yun eh. Kailangan kong paglaanan ng panahon kasi pera ko ang nilabas ko doon at katumbas ng pera na yon yung pag-asa na sinabi sa akin ni Ma'am Ruth, yung pangarap ko sa buhay ko. Diba? Kasi minsan sa atin dito, alam mo yon, nag-isip na lang tayo, hindi para sa akin lang yun eh. Tingnan mo kaya yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo sa pagtulog mo kung okay ba sila. Diba? Or baka naman mag-isa ka lang ngayon kasi bakit malayo ka eh. Diba? Malayo ka kasi yung pamilya mo nasa probinsya. Tanungin mo yung mga magulang mo, kailan mo ba sila tinanong kung okay pa sila? Kasi minsan, diba, nagse-celebrate ka ng Valentine's Day? Naalala mo yung partner mo, yung nanay at tatay mo, tinanong mo ba? May pangregalo ka sa kanila tapos yung nanay mo, ni walang may makain ngayon. Diba? Yung minsan sasabihin mo na lang, sige, pambili na lang ng bigas. Sana naisip mo yun. Diba? Kung alam mo na hindi kayo okay,
eto na yung time, 'di ba? Valentine's Day ngayon, hindi siya pang single lang, hindi siya pang magjowa or mag-asawa. Hindi, para alalahanin mo na bago tumibok yung puso mo sa iba, merong bumuhay sa yung mga magulang at yun dapat yung una mong maalala. Yan, grabe talaga, no? Pinapalakapakan talaga dito pag umiiyak eh. Yung ang ganda ng makeup mo, tapos umiiyak ka, no? Grabe talaga. Shout out sa ano, F. Marie, baka naman. Grabe talaga, may promotion para tumanggal yung ano, no? Iyak eh. Ayan. So anyway, syempre, minsan na baka meron dito mga first time, nagugulat ka ba't umiiyak. Marketing strategy ba? Hindi. Diba? Marketing strategy ba yun? Hindi ah. Bakit? May kita ba ako sa'yo? Hindi nga kita kilala eh. Diba? Minsan, isipin mo rin na kaya sa'yo sinasabi to kasi matagal ka na nagbibingi-bingiyan, nagbubulag-bulagan. Sa tunay na nangyari sa buhay mo kasi bakit? Si sarili mo na lang iniisip mo eh. Diba? Kasi bumuon ako ng pamilya ko kasi dito na lang ako. Hindi. The more na nabuhay tayo, yes, it's not our responsibility na mag-pay back sa parents kasi di naman na talaga yun. Wala naman sa rules yun. Pero ikaw yung magsabi kasi dadating yung time, magulang ka din. Magkakaanak ka din at mas maiintindihan mo yung value ng parents kasi ikaw yan pagdating ng panahon. So sa mga nandito na nakikinig, may magulang ka ba? Diba? Single ka ba ngayon? Sabi mo, okay, masaya to, ganito lang yan. Diba? Easy go lucky ka lang kasi single ka pa. Kung may anak ka na, mas lalo kasi doble na yan. May anak ka na, may magulang ka pa. Diba? At kung ikaw may edad ka na at feeling mo, diba? You're too old to start a business. Hindi. Kasi bakit? Mas kailangan mo magmadali. Kasi bakit? Dalawa lang ang pupuntahan mo. Isang pag-aagaw-agawan ka o pagpapasapasahan ka kasi wala kang pera. Diba? Ang sakit, no? Diba? Pero yung sinasabi ko, real talk lang. Okay? Pero pwede mo tong simulan. Pwede mong ipakita at pakilala sa mga anak mo to kung palagay mo hindi mo talaga kakayanin kasi pwede niyong pagtutulungan to. Okay? So actually, yung 14,998, di pa naman po kasing yaman nila eh. Actually, wala pa nga akong sasakyan eh. Diba? Pero yung bang isang bagay na ipagmamalaki ko, nung nagsimula ako dito at mayroon akong nilabas na 14,998, isa lang yung meron ako na alam kong marami dito ang hindi nakagawa. Nasundan ko po yung paglaki ng anak ko. Kasi kumikita po ako kasama yung anak ko, ikaw, nagbabayad ka, nakikipagpaalaga ka sa magulang mo. Ni hindi nga niya, baka nga hindi ka niya tinatawag na mama, baka ate lang eh. Diba? So isang bagay na meron kasi bakit? Sinimulan ko kasi siya. So ikaw, kung single ka, isipin mo anong gusto mo. Tawagin ka rin ate o bubuo kayo ng sarili mong pamilya na kasama ka niya sa bawat skills na kaya niyang i-unlock. Diba? Yung unang salita niya, unang gapang, unang tumbling, unang sakit na nararamdaman niya, nandoon ka. Diba? Kasi marami po tayong OFW sa sariling bansa, diba? Yung malayo, taga-probinsya. Ang anak iniwan sa malayo, pero yun yung isang bagay na meron po ako. Sa halagang 14,998, naging isang magulang po ako na hindi ko po inasa sa magulang ko. Yung pag-aalaga sana ko, kasi ang sabi ko, ayaw kong gawin yun kasi yung nanay ko inalagaan ako ng buo. Diba? So yung 14,998, hindi pa po nakakapaglabas ng kahit anumang bagay, pero ang sabi ko sa'yo, hindi po ako umaasa sa ibang tao para magbayad ng bills namin. Lahat po galing po sa Unified Products and Services. Take note, tatlo po ang bahay po namin. Ayan, isang inuupahan, opisina ko, no? Ayan. At isang bahay na galing pag-ibig at isa pong sa amin. Lahat po yun may bills. Okay? Hindi ko po sa niyayabang, pero sinasabi ko lang po sa inyo, hindi po simpleng buhay yung pwedeng ibibigay sa'yo. Kundi extraordinary, depende kung paano mo siya titingnan, kasi huwag mo siyang ismolen. Okay? So ano pa, yung 14,998 na nilabas ko, grabe! Okay? Yung dating mahiyain na si Jane, grabe ganito na siya.
Actually, meron po nakakilala sa akin dito nung bata pa po ako. Sabi lang niya, nandun lang daw ako sa gilid. Ayun po, yung mag-asawa po doon sa gilid. Ayun, business partner namin from Laguna. Yun sila, ma'am, Mr. and Mrs. Arboleda. Ayan, sila po yung, hindi po ako ang directly nakakilala nila, kundi yung kapatid ko. Dahil hindi ini-invite ng kapatid ko, ako na nag-invite. Ganun yun. Di ba? O, syempre, sayang naman. Mapunta pa sila sa maling tao. Tama, di ba? Okay, so yun yun. Okay, so 14,998. Ano pang pinalik sa akin? Grabe! Sino dito ang may asawa? Sila. Yung asawa mo po ba nagtatrabaho? Hindi. Tatrabaho. Yun! Grabe, panalo talaga ako. Kasi yung asawa ko, during pandemic 2020, kasagsagan po ng lahat ng tao ay naghihikahos, gusto ng pagkatrabaho kasi natanggal sa trabaho. Yung asawa ko, pinauwi ko sa bahay, tumigil ka dyan. Diba? Wala po kaming trabaho. 2 years na pong mahigit. Full-time po kami parehas. Ayan, di ba? So, wala po kaming ibang pagkabuhayan, kundi unified products and services lang. Tatanungin mo ba kung mabubuhay? Malamang, nandito po ako eh, di ba? Okay? Wala kaming other source of income, kundi unified. Iwan ang workout lang namin at pinagtutulungan. Actually, mahihain siya. Kung mahihain ako, mas malala po yun. Okay? Pero siya po ang nagsiservices, ako po ang nagsishare ng business. Okay? Pwedeng pagtulungan. Kasi bakit? Ang masarap pong ka-business partner, asawa. Wow. Hindi kayo maghihiwalay agad. May apply na referee. Di ba? Ayun, di ba? Pero grabe, sobrang nakaka-amaze. Kasi bakit? Alam mo yung nakikita ko dito, yung negosyo na sinasabi nila ma'am Heart, okay, na-experience na at kinikita na ni ma'am Hep, di ba? Yan din po yung pwedeng mapunta sa atin. And nakakatuwa po dyan, di ba? Yung kinikita, ayoko pong presyohan. Diba? Pero pwede na. Isang housewife na kumikita lang ng 5,000 kada quincenas, pwede na ba isang linggo yun? Pwede, diba? Kasi bakit? Kahit tumambling ako sa trabaho ko, di tataas yun. Yung height ko nga dito, maas patas lang. Diba? Pero ano yung meron? Yung pag natrabaho ko dito, anong sipag na gagawin ko, tatlong beses ko pang sipagan yan, okay lang kasi bakit? Triple time din yung pwedeng ibigay sa akin ng business. Unlike nung nagtatrabaho po ako, na kahit anong oting gawin ko doon, kahit pagalitan ko lahat ng empleyado doon, fix yung sahod ko. Yun yung sinasabi ko sa'yo. Okay? Kaya binitawan na namin. Kasi gusto namin, i-work out namin yung residual income. Na dadating yung time, di ba? Actually, sinisimula na nga namin. Di ba? Na hindi na kami mag-work. Di ba natapos na yung work? Ngayon, ang work na namin, sariling negosyo. Na someday, yung residual income, passive income na, wala na kaming gagawin. Grabe, excited na ako dun. Di ba? Okay, so yun po siya. And syempre, no, hindi naman po ako papayag na sila lang yung may sasakyan. Diba? Yan. So ngayon po, okay, hindi po ako papayag na hindi po lalabas kahit anong mangyari. Grabe talaga yan. Pagka may humarang talaga dyan, sipahin ko, joke. Yung sasakyan, this coming June, ilalabas po natin yung espresong pula. Grabe. Diba? Sing cute ko. Yan. Diba? Doon lang tayo sa maliit. Kasi hindi po kasha, walang parking. Kaya maliit lang. O, saka na yung iba, pagka pa'y pang-apat ng bahay. Yan, di ba? Okay, kasi dito, pagka ang gusto mo lang, isa lang, ay grabe talaga yan. Level up mo na yan. Kasi baka kaya hindi ka humahataw. Charot. May member pa. Hindi pa pala member, no? Di ba? So, yun siya, no? So, abangan natin yung sasakyan na yan. And then, syempre, bakit ko ba ito hinahataw? Agay na sinasabi ko, no? Kung para sa akin at akin lang din, mapapaisip ka talaga kasi bakit? Isa lang naman anak namin. May bahay naman kami, di kami nagre-renta. Meron naman pwedeng kumuha nun. Pwede ko pang bitawan yung isa. Pero bakit nga ba? Diba? Ako po ay 32 years old na. Okay, 32 years old nang tinginan sila. 32 ka na. Yung height ko 16. Huwag ka na mag-react. Diba? Okay, 32 years old na ako. And yung baby ko is 5 years old pa lang. Ayoko po magtrabaho ng habang buhay. Kasi bakit? Ang pagpapaaral po ay isang magastos na trabaho, di ba? Trabaho ba yun? Walang kita doon, di ba? Ang pagpapaaral, kasi bakit? Ako po ay hindi nakapagtapos ng pag-aaral. So ang gusto ko, someday yung anak ko, kahit po doktor pa gustuhin niya, maibibigay ko sa kanya yun. At alam ko na sa pag-eempleyado ko, hindi ko mabibigay yung gusto ko para sa kanya or kung ano yung gustuhin niya.
Diba? Kasi bakit? Yun lang yung kaya eh. Pang-araw-araw lang, katulad ng binigay ng magulang ko sa akin. So, ang sabi ko nun sa sarili ko, tatrabahuin ko tong business na to kasi gusto ko hindi matulad yung anak ko sa nangyari po sa akin na high school graduate. I'm not against po sa high school graduate. No, kasi graduate pa din naman yun. Pero wala po sigurong magulang nagugustuhin, dyan ka lang, hanggang dyan ka lang. Wala pong ganun. Kahit tanungin mo po yung magulang mo, kahit sabihin mo po na kung anumang bagay, pero gugustuhin niya yung mas magandang buhay para sa'yo. Hindi naman po para mag-empleyado, kundi para mas masatisfy siya sa achievement na meron siya. Kasi bakit? Dagdag po yun sa confidence ng isang tao. Tama po ba? Okay. So yun, sabi ko, i-workout ko talaga to kasi para sa anak ko. And most especially, para sa parents ko na, yun nga, no, ako po, kung tutuusin, ay hindi naman po ako naging maramot sa parents ko. Okay? Single pa po ako noon, halos lahat po ng sahod ko sa kanila. Kasi kumuha na po ako ng bahay, baka po meron po akong kaedad dyan noong mga panahon na yun. 21 years old po, kumuha na po ako ng bahay. Meron ka na bang bahay? 21 years old ka? Wala, di ba? Yan. Oh, yun. No, 21 years old, pag-ibig na walang dangal. Yun lang din yung pag-ibig. Di ba? At meron na din po ako na ibigay sa kanila. Apat na tricycle, pwede na? Pwede. Pero, gugustuhin mo ba yung magulang mo, maghihikahos pa rin siya magdadrive ng tricycle? Anong edad na nung tatay ko? Umaangal na po talaga siya. Kasi senior citizen na siya. So, ang gusto ko po, di ba, mas itodo to kasi alam ko sa aking sarili na hindi yun yung gusto ko sa kanila. Gusto ko ba yung kahit anong gustuhin nilang bagay, maibibigay ko ng kahit di sila magtanong sa akin kasi yun yung deserve ng parents ko. Okay? So, kung nga yung hindi ko kaano-ano, tinulungan ko, what more pa yung sarili kong pamilya. And syempre, yung mga business partner na nandito, na tumataya po sa akin at sa negosyong pinasok po nila, grabe, hindi po papayag na hindi ko po sila matutulungan. Kasi minsan, alam mo yon na nagsisimula ka sa isang negosyo, pang sayo lang talaga yung gusto mo. Pero dadating yung time na nakita mo yung pangangailangan ng mga taong pinasali mo, minsan, sila talaga yung magiging reason mo kung bakit ka lalong totodo. Kasi bakit? Alam mong mas in need sila. Okay? So kung ikaw nandito ka para kumita lang, pag-isipan mo ulit. Hindi yung pagsali ha. Kundi yung purpose mo, bakit ka magjo-join. Okay? Kasi dito, mostly sa mga nandito, akala mo lang hindi ka niyan iniisip. Pero yung totoo, nakalista ka na sa mga taong pwede niyang payayamanin kasi ang gusto niya, ma-share yung napakagandang opportunity na ikaw ang napili niya. Kaya pasalamatan mo yung nag-offer sa'yo ng business. Okay? So actually, grabe, oo, yung business na to, sobrang pwedeng magpapabago ng buhay natin pare-pareho. Okay? So, ayan, nagkakasenyasa na po. Ayan, no? So actually, grabe, sobrang nakaka-inspire lang. Pero bago ang lahat, papalakpakan naman natin yung nag-mentor po sa atin kahit wala po siya dito, si Ma'am Ruth Santos, si Grand Upline Nor Usop. Okay, and walang sawa po na nagagabay po sa akin dito. Kaya kung ano man po yung meron po ako, hindi ko po yung ginawang mag-isa. Together with my members na hindi ko po isa-isahin kasi abuti po tayo ng gabi. Diba? So, yan, nasa Zoom sila ngayon, karamihan, and yan po yung Team Sambuanga, Team Baguio, grabe talaga, sobrang madami, at mga international nating business partners, sila Ma'am Rosie Albaran, okay, sila Ma'am Jessa, sila Ma'am Cora Matubis, and the rest, grabe, pag inisa-isa ko, baka po bukas na tayo matapos. Ayan, no, wala po talaga. Ayan. Okay, so actually, tapos na ako, okay, at alam kong wala kang nahita ngayong gabi. Kundi sabi mo, ang tagal namang matapos, ganyan-ganyan ako ng mga panahon na hindi ko pa naiintindihan kung saan nakukuha ng pang-franchise. Diba? Grabe talaga, diba? Yun na yung nararamdaman mo ngayon. Pero, diba, at least may positive problem ka, hindi yung lagi-lagi na lang ang problema mo. Saan ba kukuha ng pambayad sa ganito? Ngayon, saan nakukuha ng ibabayad ko para sa susunod pag gumita na ako, may pambayad na ako doon. Diba? Okay, so actually tapos na po talaga ako. Totoo na to.